Hello, so today is paliliguan na namin si baby. So 1 week na pala kami today simula nung pinanganak ko siya. Kami dalawa maliligo. So unahin ko muna siya, naka-ready na rin syempre yung mga damit niya bago natin siya paliguan. So medyo makulimlim ngayon sa New Zealand, although hindi pa ganun, hindi pa naman winter. Naka-open yung heater at ngayon buhat siya ni daddy at ako kinuha ko naman yung baby oil, yung coconut oil. Kasi mas maganda daw yung coconut oil sabi ng midwife ko, kasi natural oil yun. Kung wala kang coconut oil, pwede rin yung olive oil. Social. So, ayan. Linagay na natin dyan si baby. Umpisa na natin pagligo. Siyempre, timplahin muna natin yung tubig ng hot water at saka yung tap water. Dapat hindi ganun kainit, hindi ganun kalamig. So, unahin natin yung pagligo. So, yung palang pusod ni baby, linagyan ko yan ng may alcohol na cotton, tapos piso, tapos tape, tapos tinalian natin ng babat. Ang dami, char. Yung kasi yung tinuro sa akin nung nanganak ako ng una sa Pilipinas nung manghihilot. So, yan, lalagyan muna natin siya ng Cabino shampoo. Yan, shampoo and ano na yan, pwede rin sa katawan. Ayan, tapos patulong na rin ako kay daddy kasi nahihirapan ako. So, ganyan yung itsura natin kasi kakapanganak natin. Siguro naman kayo din, nung nanganak kayo, ganyan din yung itsura nyo. Char! Swerte nyo naman kung maganda kayo after nyong mga anak. So, ayan, hinilamusan lang din natin yung katawan ni baby at tinanggal ko na yung napin niya. Hindi ko tinanggal yung kanyang wool na damit kasi mainit yan para hindi kagad lamigin si baby. Although, dyan, umiiyak na siya sa part na yan kaya nagmamadali na din ako. Mabilisan muna sa second bath niya, doon na lang natin medyo patagal galing yung pagligo si baby yan at first time niyang maligo. Dapat huwag patagalin para iwas sa sakit at si phone. So ayan, tapos binabad ko lang din siya dun sa planggana para pang anuhan, mabilis ang banlaw. Then yun na, bibisa naman natin siya ngayon. Ayan siya, medyo makalat yung bahay namin kasi hindi pa ako ganun nakakakilos. Si daddy lahat ang kumikilos. Alam nyo naman yung sitwasyon namin, tatlo yung anak namin, tapos kami lang dito sa New Zealand dahil di namin makuha ang bisit-bisa si mama dahil close pa yung border. So yan, binabat ang kulit si baby, tapos tinanggal natin yung may piso na anik-anik. Yan po, nasa nyo lang siya pati yung mga singit-singit kasi yun yung pag may natirang moisture doon, magkakaano si baby, yung parang rashes o agad sa kapampangan. Ano nga ba sa Tagalog yun? Pampangan kasi kami. Tapos yan, lagyan na natin siya ng pants. At lalagyan din natin siya ng yung kulay white na jacket yan. Barubar one sa Kapampangan. So, yan. Oh, bibilisan muna natin siya yan si baby. Oh, nanahimik na siya. Oh. Oh, tapos punasan niyo lang ulit yung ulo niya. Be gentle lang kasi baby pa yan. Oh, ang sarap amuyin. Ang bango-bango. So, dito, kasama lang namin yung pangalawa kong anak si Chanel. Si Ate Sidney nasa school. Kasi si Chanel, 2 days lang siya sa school kasi Ate Sidney, 4 na araw. Kasi 3 years old talaga pataas ang libre dito. Kaso si Chanel, dahil meron akong na-recommend na 2 bata sa school, meron akong napasok. Binigyan siya ng konsiderasyon na 2 araw tulong sa akin kasi nga nakwento ko yung kalagayan ko, ako lang mag-isa at wala akong magulang na kasama dito sa mga bata. So yun na si baby, ang ganda. Syempre anak ko yan kaya maganda. So yun, bigay ko muna siya kay daddy. Char, ganyan yung itsura natin. So bigyan muna natin, balutin ko muna kasi kakaligo nga at medyo malamig ngayon yung panahon. So ito yung kanyang bathtub, nabili lang namin to dito, tapos hididrain natin yan. Hindi na siya yung ibubuhat mo tapos tataob mo pa, meron siyang automatic na hididrain. Bababa mo lang yung hose tapos magdidrain na siya ng kusa, diba? Sana oil. So yun si Chanel, pinapakita niya yung chan niya, big time daw. So ako naman yung naligo, hindi ko na napakita kung paano ako maligo. Basta mabilisan lang yung pagligo ko, importante lang yung buhok, palinisin mabuti. Salamat.